Journey ko yata is puno ng sugar. So, iba kay Achi Hearty yung diet na ginagawa ko talaga dito kay Baby Tab number 2. So, sana wala akong ganon. Though na yung pagiging diabetic mo naman na gano'n, is pagbuntis ka lang naman daw talaga. Yun yung pagkakalam ko. Kasi mina after mong manganak, gano'n ka, may sakit ka pa yun na gano'n. So, pwede yun mag-lead sa cesarean, ganyan. Siyempre ayoko masesarean. Gusto ko same din sa dati na. Today is naka-ano ako, naka-fasting ako. As in, 8 hours fasting. Ang schedule ko for lab is 12:30 in 300 meters 4:30 a.m. to 12:30 dapat hindi ako wala akong intake na food and water. So sabi ko paano yan uhawin ako. So pwede naman daw pero sip lang. Turn right onto talaga yung sobrang dami ng tubig. So nagsip ako once lang. Yun, okay na ako kasi sobrang naiinit ako kanina. Kaya hindi ko napigilan talaga uminom ng tubig. Sana talaga na wala talaga akong diabetes kasi last time na-detect sa lab ko na may UTI ako naman. So, isa din yun sa mga normal na mga pangyayari pag buntis ka, nagkakaroon ka din ng UTI. Yun. So, yung mga ganito, hindi ko talaga naranasan before kay Achi Hearty. So, dito lang sa second baby namin. So, sana talaga, in Jesus' name, wala akong diabetes. Kung meron man, ipapipray ko na lang. Ipapray na lang natin na mawala yun. Yun. So, yun. Samahan nyo ko din. Hindi lang ma'am, no? Yun lang yung request. Ano yung sabihin? Yung pangalan to ma'am, pang sugar test, gestational diabetes. Ito yung nagde-detect if meron ka or wala. Para if ever man meron, makakontrol agad, hindi lalaki yung baby. Hindi ka masisiis. Ganun yun. No? Tsaka para hindi na rin umabot kay baby. Walang munang gamot. Okay. Okay ma'am, let's do this. Yung bang diabetes na yun, tama ba? Ano yun? Yung parang sakit ng mga ordinaryong nagkakaroon, yung taong nagkakaroon ng diabetes, gano'n? Ano ma'am? After manganak ma'am, no, within 6 months after manganak, dapat bababa na siya. Yun yung ano. Lumalabas lang talaga siya kapag pregnant ka. Kasi yung hormones ng katawan ma'am, naiiba talaga siya, di ba? So possible. Lang talaga. Hindi siya normal, pero maraming pregnant, lalo kapag ito sobrang flat. Sa food intake. Yes. Di ma'am. Yes. Sweet mo lang ganyan. Sasara mo ma'am yung kapag. Let's go. Tatlong tusok pa naman ito. Mamaya meron ulit. Meron pa ulit ma'am. Mahal ng oras pa. Maabutin tayo mag 12:45, 1:40. Bago mag-alas 3. Okay. Ano alas mo check up mo ngayon? 2. Okay, let's do it.
ka na takot, ha? Sandali mo nga kasi. Hindi yan natatakot, eh. O, diba? Tapos, mami, inumin mo to, ha? Within 5 minutes, dapat na inuman. Glucose date, ma'am. Ito yung inumin after nung first extraction. Kailangan kasi, para ma-determine yung glucose, ininom ganito. Tataas, syempre, yung glucose mo. Pero dapat, pasok pa rin sa limit. Kapag yung isa lang dun sa tatlong tusok na yun, mag-overlap dun sa normal value ng test, ma-diagnose ka as gestational diabetes. So, dapat make sure tama mo yung fasting na ginawa mo. Isang test lang ako minum? Isa lang. Pero yung tusok tatlo. Iyan, kung masipin niyo. Opo, ma'am. Ngayon na sa harap ko po. Ayan, si ma'am. Para hindi pala ako makapag... Yeah, hindi ka makakawala, ma'am. Ayan. Hinamin mo mag-dere-derecho lang. Oh, may ganito. Saan ba to? Ano yan, ma'am? Parang tang-orange na. Na bonggang-bonggang katamis-tamis. Ah, sobrang tamis ito? Oo, ma'am. At yun, ito kasi? Yes, ma'am. Within 5 minutes dapat nainom mo na siya. Ay, dali. Halaga? Opo, ma'am. Ayan. Dapat tas mami, huwag mo yung susuka ha. Bakit nakakaso ko ba to? Ano ma'am? Nakakaso ko. Nasusuka ma'am yung iba eh. Ah, ang sarap. Mahilig kasi ko naman ang matamis. Saan ko nabibili? Pwede po ako mag-inunin. Meron kami dyan. Kasi ginagamit talaga ito. Pangalan na talaga siya, ma'am. Pang glucose test. Pero wala namang inumin na ganyan. Ang sarap. Pero ikaw, ano lang, use. May pa ba flavor nito? Grapes, ma'am. Meron. Pero, hindi daw masarap yung grapes. Ha? So, mas gatch niya lang yung orange, ma'am. Ang sarap. So, mamaya ulit. Ito, lagi nalit kita. After an hour. May ganito pala tayo. Yeah, so. Sa tatlong session to. Yeah, ma'am. 150. Ang next natin yung sukat. Yeah. Ano si Jen? Yan. Napakagal na medtech. Hindi ako nasasaktan. Thank you, ma'am. So, thank you. Mga moms, tapos na. And good news, wala akong diabetes. Ayan. Ito yung aking mga puso ko yan. Ayan. And this one. Sobrang ano. Wala, hindi masakit. Masakit kasi the best talaga yung medtech doon sa Burt MD. So kung kayo na mga anak at takot kayo sa mga karayom, yun yung the best place para magpalab kasi hindi siya talaga masakit. Sobra. As in, ewan ko, hindi naman sa mataas yung pain tolerance ko. Kasi syempre, mararamdaman ko pa rin naman yun. Kung alam ko din masakit. Pero hindi talaga. Hindi mo mararamdaman. Wait, tapos na pala. Natusok na pala. Ganon. Sobrang gaang ng kamay. Kaya, hindi ako kinakabahan talaga. Or natatakot sa tuwing. Alam ko kukuhanin ako ng dugo. Or kailangan niya ako injectionan. Ganyan. Wala. Sobrang thank you Lord lang. Kasi... ayun, wala akong diabetes. Eh, sa akin ang aking OB na, hindi dahil normal lahat, maganda yung mga results, eh, kakain ako ng mga matatamis, ganyan, na makapagpataas ng sugar ko. Since nang marami na raw ako nakakain ng chocolate, kasi naamin ko sa kanya-kanina, huwag na raw ako pumain. Ayun. Ay, grabe. Turn right after. So, yung mga moms, hanggang dito na lang po yung ating video. Stay safe, everyone. I hope you like our video. Thank you for watching. Bye!